Magandang buhay mga kamami! Lynn here and welcome to our kitchen. Magsha-share ako sa inyo ngayon ng isang napakasarap at napakadaling gawin na all-time classic kakanin recipe na sigurado magugustuhan nyo. Pwede rin itong gawin pang negosyo para sa mga naghahanap ng extra income. Kaya ano pang iniintay natin? Let's cook! Sa isang mixing bowl, ilagay ang 2½ cup water at 1¼ cup brown sugar. I-mix natin ito until well dissolved. Sunod naman natin ilagay ang 1 teaspoon at sweaty powder. You can add more if gusto nyo ng mas matingkad na kulay ng ating kutsinta. Halu-haluin lang ito and then idagdag na natin ang 1¼ cup ng cassava starch or pwede rin naman tapioca starch. After nito ay i-add na ang 3/4 cup all-purpose flour. Continue mixing lang mga kamami hanggang well-combined para walang lumps or buo-buo ang ating kutsinta. Pag well-combined na ang mixture, i-add na natin ang 1 tablespoon lye water. Ito ang magpapakunat or magbibigay ng chewy texture sa ating kutsinta. Halu-haluin lang natin and we can proceed to the next step. Important tip number 1. Para maging makinis at walang butas ang ating kutsinta, kailangan natin ito salain or strain 3 times. Yes po. Tatlong beses natin sasalain ang kutsinta mixture para mas maging smooth ang consistency ng ating kutsinta. After natin salain ng 3 times, isalin na natin ito sa isang measuring beaker or kahit sa isang matangkad na container. Next ay i-prepare na natin ang steam rack at puto molders. Important tip number 2. So sa puto molders, kailangan natin i-brush ng cooking oil ang puto molders para hindi dumikit ang kutsinta once na ito ay nabuo. Ito rin ay para hindi tayo mahirapan na i-unmold ang kutsinta pag naluto na ito. After mapahiran ng cooking oil ang lahat ng puto molders, ilagay na natin ito sa steam rack. Make sure lang mga kamami na may space ang bawat puto molders para maluto ng ayos ang ating mga kutsinta. Kunin na natin ang kutsinta mixture and then haluin ulit ito bago isalin sa mga puto molders. Mga kamami, ito ay para mahalo or ma-incorporate ulit yung lye water kasi pag hindi natin ito hinalo ulit, humihiwalay yung lye water sa kutsinta mixture in the form of bubbles. At kapag hinayaan natin ito, pwede magbutas-butas or hindi maging maganda ang pagkakaluto ng ating kutsinta. So, isalin na natin ang kutsinta mixture and then pwede na natin itong steam. Important tip number 4. Make sure na kumukulo na talaga yung tubig bago natin ilagay ang steam rack. Ito ay para hindi tayo mahirapan sa pag-steam ng kutsinta at para even din ang texture nito pagkaluto. Important tip number 5, which is to make sure na may nakarap na cloth sa ating steam rack cover para ma-absorb nito yung tulo ng tubig galing sa steamer at hindi siya tumulo sa ating kutsinta. Steam the kutsinta for 10 to 15 minutes in low heat. Important tip number 6 mga kamami, iwasan po natin ang pagbukas-bukas ng takip para silipin ang kutsinta or bagu-baguhin ang heat temperature kasi hindi po ito maluluto ng ayos. Pwede po magtubig or hindi mag-form ng ayos ang ating kutsinta. After 10 to 15 minutes, luto na ang ating kutsinta. Set aside lang natin ito and let it cool down for a few minutes. After cooling down, pwede na natin i-unmold ang ating kutsinta. Important tip number 7. Sa pag-unmold ng kutsinta, pwede kayong gumamit ng toothpick para mas madaling matanggal ang kutsinta sa puto molder. Oh, look at that! Makinis, walang butas, at napaka-shiny ng ating kutsinta mga kamami. Sigurado masarap ito once na nag-taste test na tayo.
By the way, nakagawa po tayo ng 15 to 18 pieces of classic putsinta with this recipe. You can freely adjust the measurement if gusto nyo po na mas maraming magagawang putsinta. After unmolding, pwede na natin lagyan ng freshly grated coconut sa ibabaw as toppings. Pwede rin naman na desiccated coconut ang gamitin if wala kayong freshly grated coconut. Pwede rin naman po na walang toppings if di available. Kusan po kayo masaya. Ayan, tapos na ang ating classic kutsinta na talaga nga naman nakakatakaw mga kamami. Kaya, mag-taste test na tayo. Super sarap and perfectly chewy ang ating classic kutsinta. Perfect na perfect pang merienda or pang negosyo. Kaya, kung natakam kayo sa ating recipe, please don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga bagong recipes na i-upload sa ating kitchen. See you in the next video mga kamami. Thank you and happy cooking!